Hi guys! Welcome again to my channel. Nandito na naman tayo para sa isang lutuin na napakasarap. Itong lutuin na ito ay exciting dahil ito ay niluluto sa mga fiesta dito sa Bohol, sa Visayan region. At ito ay tinatawag kong Humba Bisaya para sa fiesta. Ayan. Ingredients are pata slices, yung slice ng hita ng baboy. Tapos, meron ako dito ng spices, the garlic, onions, bay leaves, peppercorns, brown sugar, achuete, star anise, the north pork cubes, vinegar, this one, the tausi, salted beans, pineapple juice, and then the soy sauce. I will just process this, peel off, then mince, and then slice the red onions, then prepare the hot water for this, okay? And so on and so forth. Okay, now na-ready na yung mga ingredients. Ang pang-marinate na ingredients are the soy sauce, the pineapple juice, garlic, soy sauce, pepper, star anise, and bay leaves. Yan. I-marinate natin pambabad yan. Ang para sa second step of cooking, garlic, red onions, pepper, achuete, vinegar, the tausi, the brown sugar, and the nor cubes. Ngayon guys, pakitingin na lang doon sa description box at ilagay ko doon ang exact amounts ng mga ingredients to be needed. Okay? For this 1.5 kilo of pata. Pork feet slices or hock. H-O-C-K ha. Okay, yon. At mag-umpisa na ako guys. Kukuha lang akong tray at i-marinate na natin ito. Okay guys, umpisa na natin ang ma-marinate. Hinihintay kong tumahimik yung mga aso pero ayaw eh. Di bale. Sige. Ngayon, dito sa tray, paghalu-haluin natin yung pang-marinate natin. So, here is the pineapple juice. 3/4 cup. 1/2 cup of soy sauce. Ang iingay ng mga aso. And then the garlic. 4 cloves of garlic. The bay leaves. The bay leaves. And then the star anise. And then the peppercorns. Whole peppercorns. Haluin lang natin. Babad lang natin ito ng 2 hours. Ayan. Bago natin i-proceed ang pagluto. Ang sunod nating step is to fry this marinated hock. Hintayin natin ng 2 hours kaya ito itatakpan ko. Mababad dyan. Then we will proceed later. Sorry guys, maingay ang mga aso namin. Okay guys, mag-fry na tayo ng ating na-marinate. So, initin ang kawali. Oh my God. Okay, ilagay na natin ang mantika. At prituhin natin yung babad natin kanina sa yung minarinade natin. Ito. So, initin muna mantika at maingay na yung aking hot water. Meron pa tayong ibang gagawin, guys. Ito ay yung itabi ko muna to para makita nyo. Ito yung achuete.
Okay, lagay na natin ang achwete. And then, ang tubig. Wow! Ayan. Ibabad natin ang mainit na tubig dyan, guys. Set aside. So, ito na. Ready na tayong magprito. Mainit na yan. So, umpisa na natin. Ito na yung nababad, guys. Iprito na natin. Nakita nyo? Ang ganda, diba? Oh! Ayan. So, mainit na ito. Uy! Mataksik-talsik na. Wow! Ingat-ingat. Natin papulangin dito sa kabila, pati sa kabila, maybe 3 minutes, then 3 minutes sa kabila, then we will proceed. Papulangin natin ang kanya. Eto na yun, guys. Pero hindi pa tapos, ha? Okay, naprito na siya. So now, let us proceed to another processing of this humba. Guys, para matapos ito at para maluto ng mas madali, ay mangangailangan ako nitong pressure cooker, pero pwede rin itong iluto ninyo sa kaldero, sa outside ba kaya? Kasi kami minsan kung na maghumba ay sa labas, yung kaldero lang na ordinaryo. Pero ngayon dahil nagmamadali ako at gusto kong maluto na agad, ito na ang pressure cooker. Kasi at least dito in 45 minutes lalambot na yon. Okay, 30 to 45 minutes. Anyway, this is pork, so maybe 15 to 25 minutes lang yan, guys. Nagkamali ako. Akala ko beef. Okay? So, mas madali dito. So, ang gawin natin, ito ang gamitin natin. At ngayon, ay ilagay na natin yung ating nanghalo kanina sa marinade, yung ingredients natin. Ngayon, guys, ilagay na naman natin uli ito sa loob. Then, let us cover it with pakuluan natin siya ng ilagay na natin yung suka. Ah, teka. Ito munang tausi para mabuhusan ng suka. Ayan. Yung salted beans or black beans. How do you call it? Depende sa inyo. Garlic and the onions. And then, ilagay na rin natin itong Norfolk cubes. Usually, guys, pagka nagluluto ako ng ganito, hindi na ako nag-aasin. Dahil mahalat ito, maalat pa yung tausi. And then, syempre, yung pinagmarinatean natin ay maalat din. So, ilagay ko na rin ito.
suka ang brown sugar, ang ating achuete. Ay, ito na ang pangsabaw ko, yung ayan, the strainer. Salain natin ganyan para kumulay pula ang ating humba. Merong lasang kakaiba, earthy flavor. How do I describe earthy or I don't know, guys. Basta't meron siyang lasang kakaiba ang and then meron siyang lasang kakaiba ang achuete, I mean. Ayan, tapos nilagay ko na yung pinang marinate para doon na magkakasama na lahat. Tapos ayun, niluto natin dito, guys. Tapos kasarap nito. Lagyan ko na uli siya ng seasoning, ng paminta. Ayun. Tapos mamaya ay palaputin natin konti, siguro ng konting konting cornstarch or gawgaw. And then, isara ko na. Tapos, urasan ko ng 15 minutes from that time na makumulo, kasi dito sa nozzle niya, itong nozzle na ito, matutunog na yan. Ganon. Then, at that time na tumunog siya, uurasan ko na siya ng 15 minutes. Then, test na natin kung okay na. Okay? So, sindihan ko na. Ayan. Yun, guys. Hintayin lang nating maluto, ha? Ang kunti. Ayan. Ganun lang kasimple ang magluto nito. Ayan na, guys. Umusot na yung kanyang nozzle. Nakita nyo? Ayan. So, from this moment, ay orasan na natin ng 15 minutes and then buksan na natin mamaya. Okay? Okay, guys. Tingnan na natin kung ito'y luto na. Napasingaw ko na yan, guys. Tingnan natin ang loob after 15 minutes. Woohoo! See? I am so excited to taste. Uy, ang lambot, ha? Super lambot na, guys. Oh my God. Super na. So, patayin ko na itong ano, guys? Sobrang lambot, oh. Napakalambot. Kita nyo yan, oh. So, tama na. Pero tikman ko. Tikman ko. Tikim-tikim. Mmm. Yum-yum. So yummy. My gosh. So yummy-yummy. It is already cooked. Nagkahulog-hulog na. Excited. So, ito na ngayon, guys. At ilagay ko sa plate para makita nyong maigi kung gaano kaganda at kasarap ang aking humba bisaya with achuete. Okay?